Napag-usapan natin ang patungkol sa mga subordinates nitong si Zelario na sila Nom at Dalis, kung saan ay galit na galit itong si Nom dito dahil sa way ng pakikipag-usap nitong si Kagali kay Dino, kaya nagbato siya ng isang spiritual energy dito. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. So biglang ang iniblock nitong sila Tear at Footman ang atake nitong si Nom kay Kagali. Sabi ni Footman ay napakarude daw nito sa kanilang chairman. Then sabi naman ni Tear, oo nga daw, kaya yari daw ito sa kanilang dalawa ni Footman. Itong dalawang loyal clones na ito ay prepared ng mag-engage into a battle. Itong si Nom ay isang phantom na matagal na nakikipaglaban sa mga forces ng mga insectars. Kaya kung combat experience ang pag-uusapan ay hindi siya doon nagkukulang. At kahit na ngayon nakaka-incarnate niya pa lang ay comfortable na agad siya sa kanyang current body. Naka-receive din siya ng increase sa kanyang fighting ability. Ang kanyang existence value ay nag-exceed na ng 1 million at patuloy pa na tumataas ito. Ang tatapat ngayon kay Nom ay itong si Footman na merong mas mataas na fighting ability compared kay Clayman. Mababa ang intelligence level niya pero unmatched naman siya in terms of power. Ang kanyang existence value ay around 1.3 million at ngayon na natanggal na itong restriction sa kanila ay talagang ready na itong si Footman na lumaban sa isang battle. Ang kanyang power ngayon ay katulad nung nilabanan niya si Keld, na unang sumugod itong si Footman. Sinuntok niya sa mukha itong si Nom at sa sobrang lakas nitong suntok na ito ay na-deformed ang mukha nitong kanyang kalaban at tumalbog ito sa malayo. Pero pagtalbog nito ay sinundan pa rin ito ni Footman at tinatad niya pa rin ito ng napakaraming atake. Then tumalon itong si Footman sa may ere. Nag-gain siya ng momentum gamit ang gravity at binagsakan niya si Nom ng kanyang mabigat na body. Kagaya ng sinabi ko kanina ay kulang sa intelligence itong si Footman, pero meron naman siyang good sense of combat. Alam ni Footman na itong si Nom ay merong cells nitong si Vega, kaya kahit na ma-injured niya ito ay magre-regenerate lang siya. Kaya ang ginawa ni Footman ay tinadtad niya ito ng napakaraming atake para ma-deprive niya ito ng stamina kaka-regenerate ng damage. Nagulat itong si Nom dito na mas malakas pala si Footman kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi siya dito makapaniwala kasi paano daw siya nito na i-overpower eh siya daw ay isang high ranking na Phantom General. Kaya tinanong ni Nom kung sino daw ba talaga ito at sumagot naman itong si Footman sa kanya na Footman daw ang kanyang pangalan. Siya daw ay member ng Moderate Clown Troop Alliance at siya daw sa mga ito ang Angry Piro. Ikinagagalak niya raw na makilala itong si Nom. Ini-announce ito ni Footman in a condescending manner kaya lalong nainis itong si Nom sa kanya. Then nagpakilala rin itong si Tear dito. Siya naman daw si Tear, Tear the Teardrop. Kagaya daw ni Footman, ay member din siya ng Moderate Clown Troop Alliance. Kaya daw siya nagpakilala dahil pagkatapos daw ni Footman, siya naman ang makikipaglaro sa kanya. Talagang gusto nilang bugbugin itong si Nom dito dahil sa pangmamaliit nito sa kanila at dahil sa pag-atake nito sa kanilang creator. Although hindi kasing lakas ni Tear itong si Footman, meron din siyang value na over a million at ang kanyang unique skill, ang kanyang vicious trump card. Habang nakikipaglaban si Footman, nanonood lang muna siya. Pinapanood niya lang itong si Footman na bugbugin itong kanilang kalaban para daw itong laban ng isang daga at pusa kung saan walang kapalag-palag itong si Nom kay Footman kaya pinagtawanan nilang dalawa ito. Nanonood rin itong si Kagali ng battle. Ini-analyze niya naman ang strength nitong kanilang kalaban. Kalmado lang itong si Kagali. Pero base sa kanyang analyzation, napaka-hopeless daw ng kanilang situation. Tatlo lang daw sila nitong sila Tear at Footman. At ngayon, winning sila sa laban. Pero itong kalaban daw na ito, lower level member lang naman daw. Kaya hindi ganun kasatisfied itong si Kagali. Kahit na ngayon nga, silang nananalo. Kasi sa tingin daw niya, hindi rin sila makakatakas. Hindi nila kayang talunin ang isang kalaban na maging si Boss Yuki mismo hindi nagawang matalo. At kahit ngayon nga winning si Footman dito ay spiritual life form naman itong kanyang kalaban. Hindi niya magagawang mapatay ito dahil pag napatay niya nga itong physical body ni Nom physical body lang yon. Pwede uli siyang mag-incarnate to another body. Kaya napaka-pointless daw nito nangyayaring battle. At sa tingin ni Kagali nagpapagod lang itong si Footman. Kaya pinatigil niya na ito at sumunod naman itong si Footman sa kanya. Sabi kasi ni Kagali
eh hindi rin naman daw sila makakatakas. Not unless, eh ma-destroy daw nila yung malaking gate dito. Kasi wala nga silang susi. At hindi niya naman alam kung ano ba yung susi na tinutukoy ni Dino. Kasi hindi nga nito sa kanya sinabi. Ang wasakin nitong gate na ito na lang ang kanilang nag-iisang paraan para makabalik sa kanilang pinanggalingan. Pero, napaka-imposible daw nila itong mawasak. Nung nakita ni Nom itong stress na expression itong si Kagali, eh siya naman ang tumawa sa kanila. Sabi ni Nom, eh mukhang naiintindihan daw nitong si Kagali ang kanilang situation. Kaya magpakabait na lang daw itong mga ito at gawin nila ng maayos ang ini-assign sa kanila ng mga trabaho. Kapag ginawa daw yon nitong sila Kagali, eh tatratuhin niya daw sila ng mga capable na subordinates. Basically, eh kagamitan lang ang tingin ni Nom sa kanila. Nakita ni Nom na itong sila Tear at Footman, eh malalakas ng mga kalaban. Pero hindi ito nagdi-disobey sa kanilang chairman. Kaya as long as under nila itong si Kagali, eh wala silang problema dito. Mai-maintain niya pa rin ang kanyang superiority sa kanila. Kaya kahit na nabugbog siya nitong si Footman, eh nai-regain agad ni Nom ang kanyang composure at nawala ang kanyang takot na nararamdaman niya kanina. Kasi pakiramdam ni Nom kanina, eh parang mamamatay daw siya nung time na binubugbog siya ni Footman. So ngayon nga, eh mayabang na uli itong si Nom nang biglang nag-open yung malaking gate sa may harapan nila at may tatlong figures na lumabas dito. At ang isa sa mga ito ay ang isa sa 3 Phantom Generals na si Zelario. Sabi ni Zelario ay napakalaking disappointment daw ni Nom. Isang pagkakamali daw ang pagbibigay sa kanya ng pangalan. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.